Hello guys! So, welcome again to my YouTube channel. So guys, bago natin simulan yung tutorial, make sure nakasubscribe ka, click the notification bell para updated sa mga tutorial natin guys. Siyempre guys, maganda umaga, magandang tahali, madahapon, noong gabi, kung ano oras mo ito, napapanood itong video ito. Meron po sige na, i-share po na about na po sa Wi-Fi, kung paano ba mapublish po yung internet connection po natin sa Wi-Fi po natin. Meron pa tayong tatlong uri po dyan na Wi-Fi. Focus muna tayo guys dito sa dalawa. Ito po yung SIM base po. Ang tawag po dyan ay Wi-Fi modem. Ito po yung fiber connection po. Unahin muna natin guys ito. Ito po guys, ito po yung nasa salpakan po ng SIM. Depende po sa inyo kung ano po yung Wi-Fi modem po nyo, kung naka-globe kayo, dito, smart. Dito lang po sa isa po, itong fiber po, depende po sa inyo, kung ano po yung uri po ng fiber connection po nyo, kung naka-PLDT po kayo, globe fiber, converge, or kung ano po yung uri ng fiber connection po sa Wi-Fi nyo. Diba guys, dito muna tayo sa SIM base. Dito po ah, ang posibilidad po na kaya bumabagal po yung internet connection po natin dito ah, sa modem po, sa Wi-Fi modem. Kasi nga po kapag umuulan po, tsaka madami po yung nakakonect. Ang gagawin po natin dyan guys, para bumis po siya, dapat po meron po kayong router guys. Yan. Tsaka po kapag madami na po nakakonect dito, ay bumabagal na po siya. Ang suggest ko po sa inyo guys, para po bumis po yung internet connection po nyo, dapat po ang pipiliin po nyo na router po ito po yung dapat meron po siyang dual band. Ibig sabihin po ng dual band, dalawa po yung pwede nyo connectan sa isang router po. Meron po siyang 2.4G, tapos meron po siyang 5G na connection. Yan guys, bukod pa po sa dual band po, dapat po meron po siyang supported po ng 5G. Kung wala po kayong budget po na 5G na router, kahit na dual band lang po yung pilihin po yung router, yun pa rin po yung suggest ko po sa inyo guys. Pero kung meron po kayong budget, pilihin nyo na po guys yung 5G na router guys. Dito lang naman po siya sinasaksak guys, dito sa kulay blue. Lahat po ng router po, dito po nyo isasalpak po guys yung LAN internet cable din. Papunta po dito sa dito guys ah, yan. Depende po sa inyo kung saan po nyo isasaksak po yung guys dito. Pwede na po kayong kumunik dito guys, kasi meron na po siyang supply ng internet guys, yan. Tapos eto, kahit na din na po kayo kumunik dito, kasi meron naman na guys itong internet. Bibilis na po yung internet connection po nyo sa Wi-Fi nyo. Eto muna tayo guys sa isa pa. Dito po ah, pwede siyang bumagal kapag madami pong naka-connect guys. Tapos sabay-sabay pa po yung nagda-download po. Ang gagawin po natin dyan guys, para po bumilis po yung internet connection po natin, same lang din po sila sa Wi-Fi modem, itong router na yan, sa fiber na ito. Ang gagawin po natin dyan, kailangan pa natin guys ng gayto. Same lang din po sila sa Wi-Fi modem. Asuggest ko po sa inyo, kung meron po kayong budget, piliin po yung 5G na router. Tapos naka dual band po siya. Kung wala naman po kayong budget, kahit na dual band lang po yung piliin po nyo, kasi mas mura po yun eh. Okay na pa rin po yun, kasi nga po mabilis po siya. Kasi ito guys, isa lang po yung connection nito, hindi po siya dual band. Ayun guys, so dito lang din po nyo isasaksak yan ha, yung LAN internet cable nyo din. Papunta po dito sa yan. Dito guys ha, dito po yung mapunta guys. So dito, dito ah, yan. Pakita ko muna sa inyo guys yung setup ng Wi-Fi modem ko. Then speed test natin guys. Papatuloy ko po sa inyo guys na bumulis po yung internet connection po namin gamit po itong router na ito. Punta na tayo sa Wi-Fi modem ko para makita nyo yung setup. Tara, let's go! So yun guys, dito na po tayo sa Wi-Fi. Dalawa po siya. Ito po yung
Wi-Fi modem. Ito po yung router. Kumbaga ito, wala po siyang internet. Itong router, dito po siya kumukuha. Para po magkaroon po siya ng internet connection po yung router na ito, guys. Dito po sa Wi-Fi modem, nakadepende po sa inyo kung offline po siya or hindi. Sa akin po, offline po siya. Kahit na yung Wi-Fi modem po nyo ay wala po siyang tatak po ng network po, guys. Okay lang po siya. Basta offline lang po siya, guys. Pwede po yan. Doon naman tayo, guys, sa antena. Ipapakita ko sa inyo, guys, yung antena namin sa Wi-Fi. Tara, let's go! So, yun, guys. Dito lang po tayo sa tower. Ito po yung itsura ng tower ko. Hindi lang po siya maita, guys, kasi nga po gabi na. Gulag po siya. Itong antena ko, guys, kahit anong Wi-Fi modem po siya, katulad po ng dito, smart, ay pwede po siya. Yung globe lang po yung nag-iisang, meron po silang sariling may pangalan na globe. Depende po sa inyo kung meron pong antena po yung Wi-Fi modem po nyo or yung router nyo. Sa router naman po, bihira lang po yung meron pong antena. Kung meron po sa inyo, guys, na antena po yung router po nyo, fiber connection pa rin po siya. Papaliwanag ko po sa inyo, bakit meron po siya antena. Halimbawa, ako, meron pong internet po na PLDT fiber, converge, yung mga ganun ba, guys. Pwede ko po siyang gawin na pang internet business. Ang gagawin ko po, yung magpapakabit po sa akin, bibigyan ko po siya ng router. Then, itong ibibigay ko sa inyo na antena, ay itututok ko po sa bahay namin. Kasi nga po, meron pong pinaka-tower doon sa bahay. Kumbaga, yung ibibigay ko sa client ko po na tower, yung antena, ito, kumbaga, itututok ko sa bahay namin para po masagap po yung internet connection po. Doon na tayo sa cellphone. Ipapahitok sa igis na 100% na bumulis yung internet ko kapag naka-router po. Doon na tayo sa cellphone ko. Tara, let's go! Okay, dito na po tayo sa cellphone. Ipapahitok ko lang po sa inyo kung sino po yung mabilis kung yung bang Wi-Fi modem o yung router. Ito po yung Wi-Fi modem ko, ito. Papatunayin ko po sa mga naka-Wi-Fi modem po dyan na mas mabilis pa rin po yung router. Sa mga naka-fiber connection po dyan, papatunayin ko naman po sa inyo na mas mabilis po yung internet connection po nyo kapag connect po kayo sa router. Ito po yung router ko, guys, ha. Itong Bossas tutorial. Ito, ino-onit ko lang po. Try natin yung YouTube. Naka-ano tayo, guys, ha? Naka-Wi-Fi modem. Na ito po yung nag-loading pa rin po siya. Ito lang para example natin. Yan. Naka-480p lang po siya. Try natin yung 1440p 60. Na ito po yung hirap pa rin po siya na gumalaw po, ha. Hindi pa rin po siya nagbuffering. Oh. Na ito po yung hindi siya gumagalaw po, ha. Ayun po yung patunay, guys, na mabagal po yung internet connection kapag naka Wi-Fi modem po tayo. Yan, sa mga naka SIMBIS po dyan. Then, try naman natin, guys, yung kapag naka-ano tayo, guys, naka-router. Dito tayo sa Bossas Tutorial 2. Click po atin yan. Hanap tayo ng example natin ulit. Iba naman. Yan, ito na lang. Tignan natin yung high quality. Na ito po yung same lang din po sila ng quality na nasa 480p lang po. Then, try natin yung 1080p. Na ito po nyo, hindi po siya naglalag, guys. So, yan. Ayan po yung patunay, guys, na kapag naka SIMBIS ka, tapos naka Wi-Fi modem ka lang, mas mabilis po yung internet connection po nyo kapag naka router po kayo. Kapag naka fiber po, ayan po yung patunay, guys, na mas mabilis po yung lalo yung internet connection po nyo kapag naka-router po kayo. Ayun, guys, ha. Tapos po ng, ano niya, ng buffering. Kita-kita po nyo, nakasagot po yung quality po niya. Yun lang, guys, yung share ko po sa inyo, ha. Paka-share po ito mismo video sa mga kakalan nyo, guys, na mabagal po yung internet connection po nila
gusto po nilang bonus po yung internet connection po nila, or mabilis po yung internet connection po nila, gusto lang nilang lalo mababilis po yung internet connection po nila. Pakashare po ito yung mismong video sa mga kakalala nyo isa. Kahit nandiyan yung kakilala, dadami itong bis, mas madami tayong natulong na tao. Yun lang po, sa po. God bless po. Ingat po yung.